Dearest Nicole Ayala, ang totoo, nahirapan akong simulan itong sulat ko. Nasanay kasi ako na pagkatapos ng Nicole, nakasunod ang pangalang Chris. Hindi na kasi ganun ngayon. Matagal kong nakasanayan ang tambalan. Actually, una ko kayo napakinggan nung first year college pa lang ako. Tumanda na ako, ikinasal, nagkaanak, at nahiwalay. Nandyan pa din kayo. Madalas yung sabihin na kahit kayo, may pinagdadaanan din minsan. Pero alam nyo, wala kayong segment na hindi ako natawa ng labas ang ngalangala. Kayo lang yung kilala kong nang aasar na, mahal pa din ang lahat. Ilang beses na sagip ng tawa't usapan ninyo ang buhay ko. Kaya naman, salamat sa 20 taong ibinigay ninyo sa amin. Kung tutuusin, mahaba na yon, pero ngayong natapos na, bitin pa din. Akala ko kasi tatanda tayong o kayo nakasama pa din namin. Akala ko kapag dumating yung panahon na wala na kayo sa ere, yun ay dahil sa ayaw na nating lahat. O kaya naman, dahil wala na kayong boses. Hindi ako ready sa plot twist ni Chopper. Hindi yun yung prinoseso ko na klase ng pagtatapos ng tambalan. Chris, kung nakikinig ka, dinurog kami ng pag-alis mo. Pero kahit nasaktan kami sa naging desisyon mo, we are rooting for your win. Nandito lang kami sa likod mo at huwag mong kalilimutan na may babalikan ka sa aming lahat. Para naman sa'yo, Nicole, hindi ko ma-imagine yung sakit na pinagdaraanan mo. Wala akong mahanap na salita para aluin ka, pero gusto kong malaman mo na nandito lang din kami para sa'yo. Nandito pa kami. Kumapit ka sa amin. At syempre para kay Diego, gusto ko lang malaman mo na tulad ng maraming tambalanista, super appreciated ka namin. Sa ngayon, nagre-replay muna ako ng mga old clips ng tambalan na nahahanap ko online. Feeling ko, mas mamimiss ko si Chopper in the coming days, lalo na at paparating na ang horror season. Kaya paulit-ulitin ko muna ang mga past episodes ninyo. Ayoko munang mag-move on. Para kasing, if I get there, kapag okay na ako, katapusan na talaga yon ng era natin. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang iwanan ng tandem na minahal ko ng 20 taon. Saka na lang. One day soon. Your solid tambalanista, Aika. Hello to you, Aika. Ramdam naman namin. Gets natin lahat ng sinasabi ni Aika. Oh. Na totoo kasi yun eh, kapag ka isang araw okay ka na, para talaga it's also signifying that tapos na talaga din. Oh. Siguro yun yung ano, yun yung Diego yung dahilan kung bakit parang madami yung hindi pa ina-accept or parang is this a prank or paulit-ulit nga ako dun sa yung digit sa digital team po namin kasi meron pong isang member doon, ang pangalan ay Jules. Si Jules po, wala po siyang ibang ginawa at naisip kundi magbigay ng prank. Ipa-prank niya ako through Chopper. Basta puro prank. At paulit-ulit kapag ka nagbe-message yun sa akin, sa bandang dulo, sasabihin ko sa kanya, sure ka ba? Sure ka ba, Jules? Hindi to prank yung kay Chris? Ganon. Kasi totoo din naman yung sinabi ni Aika na pagka kasi parang na-accept mo na talaga ng tuluyan, it's really signifying that it's the end. Kaya siguro hindi pa ganun yung acceptance. Kasi parang ayaw mo pa naman kasi talaga siyang
truly na mag-end. Parang uh-huh. yun yung feeling ko na nararamdaman ni Aika, na ako din nararamdaman ko. But, ang kagandahan nito, it gets better every day. Uh-huh. So kanina, binisita ako ng ni Mama Moren of Love Radio Palawan. Uh-huh. Yes. Mm-hmm. Na sobrang nito, thank you siya dun sa mga tips na binigay mo paano maging DJ, Jegs. Ayan. So, sabi niya sa akin, kumusta ka na, te? Kasi, nasa Palawan siya eh. So, hindi niya ako nakita nung time na talagang iyak ako ng iyak. Mm. Ang sabi ko sa kanya, I think better. Kasi itong weekend na to, hindi ako umiyak. So, ibig sabihin, okay lang. So, it gets better every day. Oh, reality bites na eh. Kumakagat diba? Na siya. Kumakagat yung katotohanan na, tama. Iiyak ka. Hahagulgul ka. Mamimiss mo talaga ng sobra-sobra. Pero, ang realidad... At tulad nga ng lagi kong sinasabi, kasi pinapaalala to na lahat ng tambalaniste. Actually, binabalik nila sa akin yung mga clips na yung mga clips na ang dami kong advice tungkol sa moving on tsaka sa breakup. Yeah. Sinesend nila sa akin. Parang gusto nila sabihin, baka naman gusto mo tong i-apply sa sarili mong buhay. I-consume mo muna. I-consume mo muna, di ba? Kasi total naman, ito yung mga pinagsasabi mo kapag ka, nagbibigay ka ng advice sa moving on. Madaming nagsisend sa akin talaga noon eh. But yun nga, hindi naman tumitigil yung mundo. Correct. Patuloy pa rin yung negosyo ng radyo. Tama. Nandiyan pa rin yung competitors natin. Oo. Yun yung katotohanan, di ba? Mag-aaral yung mga anak ko. May mga babayaran akong kuryente, tubig, ilaw, cable, internet, di ba? So kailangan, tuloy lang. Correct. Kahit masakit, kahit mahirap, padayon lang. Well, ako, diba? Personally kay Aika, maraming salamat dahil kahit paano, di ba, na-appreciate nyo. Kasi lagi kong sinasabi, Chris Chupers na posisyon, hindi talaga mapapalitan. Large shoes to fill yun. And si Diego nagsasabi, he will not replace. Lagi niya sinasabi, hindi ko siya i-replace. Wala siyang balak, actually. Wala. Kasi hindi talaga kaya. Iba ang Chris Super. Irreplaceable yun eh. Well, siguro kaya sa ganyang state si ikaw, Aika, dahil nga, yung brain kasi natin na-train eh. Na-train na yung boses. After Nicole is Chris. So, kinakailangan mo lang i-relearn. Mm-mm. Kinakailangan to download new information. Yan. Para nang sa ngayon eh, mabilis yung acceptance. Correct. Kasi, totoo. Whether we like it or not, ganun yun na yun. Talaga. Oh. Parang, alam mo yung sinabi mong ganyan, parang katulad niyan sa batch natin, na inabutan po namin ang Manila paper kapag nagpe-present, ang acetate or overhead projector. Uh-huh. Diba? Hindi po namin inabutan yung mga PowerPoint. Mm-hmm. Parang nung time ng PowerPoint, parang pag-graduate na ako noon ng college, hindi kasi ako, naalala ko nung college, what parts of the computer pa lang. Umpisa pa lang, tapos diskit pa. Oo, correct. Wala pang Microsoft, wala pang OS. Wala pa. Oo, at saka DOS pa. Correct. Ang pinag- tsaka yung kapag ka nag-ano tayo, yung kapag ka nagko-connect, natanda mo yung yung may modem na ano. So inabutan namin yun. Mm-hmm. At nung nag-aaral kami, sabi nga ni Diego, 3.5 floppy disk. Hanggang napunta dun sa disket na iba't ibang kulay. Gustong-gusto ko yun eh. May iba't ibang kulay na disket na square. Mm-hmm. Ganyan. Tapos hindi namin inabutan yung hindi ko talaga inabutan yung presentation ng mga Microsoft. Ganun. Hindi, parang introduction na siya. Ipag-graduate na ako ng college. Parang wala ganun. Wala na tayo sa eskwela. Wala na talaga. So, kumbaga, parang for the longest time, yun lang yung alam ko na parang way to present. Pero hindi ka naman pwedeng hanggang ngayon, ganun. Mm-hmm. So dapat, mag-evolve ka din. Correct. Oh. Magka-canva ka na. Mm-hmm. Kung ano man yung mga kailangan gamitin na makabago. Oh. Mahirap lang siyang tanggapin kasi nga, nakasanayan mo na yung dati. Tapos, tried, proven, and tested naman yung dati. Correct. Diba? Totoo. Kaya lang, change is inevitable. Mm. Tapos everyday, kailangan mo lang talagang lumaban, ganun. So, ganun lang din talaga tayo. Tsaka nature din kasi nating mga tao na doon tayo palagi sa comfort zone natin. Mm-hmm. Na natatakot tayong lumabas sa comfort zone natin. Baka hindi natin alam kung ano kahihinat na. Correct. Like for example, hindi mo alam kung halimbawa, lumabas ka doon sa Nicole Yal and Christopher, pero hindi mo alam natatakot ka. Baka kung tatanggapin pa ba. It's not the same happiness yung naririnig mo doon nung pakinggan mo si Nicole and Chris kaysa sa iba na yung... Kasama. Oo. Diba? May ganun eh. May ganung fear. Pero katulad nga nung nakausap kong pastor kahapon, ang sinabi niya, trust the Lord even in the dark. Tama. Kasi pagka naiwan ka kasi, nasa dark kayo, parang, ano gagawin ko? Paano mang
nangyayari na. Oh. Ano na? Lalo na kapag binigla ka. Correct. Talagang darkness. Oh. So sabi niya, di ba tinatrust natin si God in the light? Pag nakikita natin, mm-hmm. di ba? Pero God is the same in the light mm-hmm. and in the dark. Oh. So ang trusting, parehas. Correct. Maliwanag man o madilim, you trust it. Diba? And, you trust God. Oh. And kung nandun ka sa dark at kasakasama mo si Lord naman nag-i-illuminate yan. Oh, eh. Siya na yung, siya yung guiding light. So magkakaroon ng ilaw. So hindi ka totally talaga nasa dark. Correct. Once kasama mo si Lord. At ano talaga, may rason. Alam niya. Oh, oh. Diba? Tingnan mo, anong sabi ni Aika? Nakapag-create na siya ng vision sa head niya ng how the tambalan will end. Uh-huh. Actually, ako din eh. Na-create ko na yung vision na yan na parang kasi ayaw na talaga nilang lahat. Uh-huh. Or may nagkasakit sa amin. Or hila-hila. Lagi namin to sinasabi, hila-hila na namin yung dextrose namin. Or may oxygen tank na kami katabi. Sa Delhi, yung ganon, yung usapan natin. Oo, correct. Ganon na. Yung tatandaan na lang talaga. Tapos hanggang sa Mategi Boom or ganon. Yun yung interpretation natin at plan nating lahat. But then again, ito na naman yung God's plans are greater than our plans. And sometimes, because nga hindi naman tayo Diyos, we are so imperfect, hindi natin naiintindihan yung plan ni Lord. Tama. Pero mas malaki pala. Correct. Diba? Ang natatandaan ko lang nung nakainom ako, Thursday, nung ganap-ganap ni Rocky, hindi ko... I think nag-thank you ako sa'yo nun eh. Uh-huh. Thank you, Diego. Uh-huh. You took on the role. Ano ba sinabi ko? Parang you were such a soldier ba ang sinabi? Hindi ko alam kung ano yung term na ginamit ko na parang immediately right after. Mm-hmm. Kasi on... Wala naman, hindi po nawala ang segment, ha? Oh, wala. Tuloy-tuloy. As in, tuloy-tuloy parang siya. Parang nangyari ng pagkasunog ng Love Radio. Oh, then, oh. Tuloy-tuloy lang. Parang 30 minutes lang tayo nawala sa ere. Tapos, parang wala nangyari. Oh. Tuloy-tuloy lang. Ganon. So, parang sabi ko, Diego, thank you, Diego! Oh, mag-shot ka nito, Diego! So, ganon. Oh. And Aika, and to all the other tambalanistas, I totally get you. Mm-hmm. Gets na gets ko yan. Na parang hindi pa eh. Hindi pa matanggap. Madami yan. Yung nanonood na lang muna ako ng past episodes. Uh-huh. Madami yung ganyan. Pero madami din ang ano. Madami din ang natutuwa. Kasi, uy, okay naman pala si Diego eh. Nakakatch niya yung drift mo. Parang ganun. Parang gusto ko sabihin, ah, ganun. Ang tindi talaga ng saltik ko na parang feeling ninyo. Si Chopin lang yung pwede makakuha niyan. Di ba yung mga ganun? Pero gets ko po kayo, naiintindihan namin kayo. And it's not easy to let go of 20 years. Yeah. Papaano ba yun? Mm-hmm. Di ba? Yun naman yung tanong ko eh. Uh-huh. Papaano ba mag-let go ng 20 years? But again, it gets better in time. Oh, kasi imagine nyo, for 20 years, you've been downloading information in your brain. Oh, oh. Yung sounds, yung tunog, yung tawa. Yung amoy, lahat eh. Correct. Memorize mo na eh. So isang araw lang, tatanggalin mo yun. So kailangan marireprogram mo yung brain mo na wala na talaga. Mm-hmm. Parang gano'n. Hindi naman ibig sabihin o nakakalimutan. Mm-hmm. Kasi nga, nasa part ng brain mo. So, ibig sabihin, every time you wanna download it and look back, pwede mo ma-access. Pwedeng ma-access. Oo. Ang kagandahan dito, sabi nga ni partner, hindi naman kami nag-end na magkagalit eh. Tama. Diba? Tama. So, ibig sabihin, masaya siyang i-download. Kasi, tingnan mo, kapag may mga ex kang kagalit ka, ayaw mo na i-download yun, no? Ayoko na i-download yung information tukol doon. Puro sama ng loob lang naman yun na nakuha ko dyan. Pero kapag ka, diba, ang paghihiwalay, maganda, maayos naman, maganda naman. Hindi man malinaw, kasi usually ang linaw, it will come in God's perfect time, eh. Mm-hmm. Diba? At least hindi magkagalit. Oo. Actually, si Chris kuminsan pakalat-kalat lang dito, eh. O, bukas nandito siya. Gusto niya mag-hello siya sa inyo. Oh, pakalat-kalat lang din. So yung relationship ni Nicole and Chris, wala namang nangyari. Still pa rin. Oh, still the same. Hindi pa rin kami nag-uusap. Wala naman nagbago. Ganun pa din. Ang nanotice ko lang sa kanya, lagi siyang active sa Messenger. Ibig sabihin, nandun siya lagi sa mga bubble ng Chris. Oh, gising. Active. Kahapon nga eh. Hindi ako makatulog. Mm. Pagtingin ko active siya, 2:30. Kaya lang ang weird naman. Message ko siya. Bakit? Ano yun? Hi, ba't hindi ka makatulog? Parang ang awkward, di ba? Ayaw naman ng ganon. Uh-huh. Pero yun nga eh, it's still the same. The relationship is still the same. Mm-hmm. At kung gusto nyo malaman kung paanong still the same, mm-hmm. kasi hindi pa rin kami nag-uusap. Ganon pa rin. Nothing has changed, di ba? Of course, siguro Aika, you ask yourself, you try to listen to alam ba, sa amin ngayon. Mm-mm. Ano ba yung pinagkaiba? Yeah, yung diba? Sound lang ba? Or the way na mag-deliver si Nicole ng kanyang mga jokes? Oo. Bigay ng advice? Correct. Kasi kung ako makikinig ha, from afar,
Parehas lang. Parehas lang din. Yung boses lang na ito. Oo. Ang pero parehas, nakiba. Pero parehas lang. Parehas lang. Ako din eh, nakikinig ako. Parehas lang naman. Mm. Oo. Hindi naman po ako naging pabebe. parang hindi naman nangyari. Naging... Siguro ba ako napapansin ko, actually ang nasabi ng asa ko, mas parang ano, parang lalong na-amplify yung saltik mo. Describe pa nga ng asawa mo, alam mo, para kayong dalawang bata na ang sarap ko to sana. Diba? Hindi, pero totoo yun. I-try mo, pakinggan. Diba? Familiarity kasi, kaya familiar ka kasi, kaya dun ka, parang ano, yung amoy na nanay mo. Yes. Diba? Alright. Eh, ganun talaga. Okay, hanggang dito na lang po kami. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At kumikinang na ina mo, na si Nicole Ayala. Kailangan ka bang memorizan? Basic! That portion... Wala na palang oras. Hindi, totoo yun. Mm. Yung ano, yung pag pinakinggan mo, di naman, well, nagbago talaga ng partner. Oh. Pero kasi, probably because we're also trained in the same way dito sa Love Radio. Oh. Kaya yung batuhan, hindi naman siya totally different eh. Tsaka kung dalawa makulit pinagsama. Oh, walang sapaw na nangyayari. Oh, wala din, di ba? So, kasi it's parang the... ano eh, parang ako din, parang I know the dynamics of the tambalan. Starting nung si Tanghenyo sinama. Oo, correct. Yung instruction ng former boss natin na let them be. Oo, correct. Basta andun ka lang. Ano ka lang, support ka lang dyan. Gano'ng katagal ka bang nagtanghenyo sa amin? Alam ko matagal din eh. Matagal din, no? Natigil lang na sinasunog. Oo. Natigil lang. Naalala ko noon, yun yung pinakamahaba na oras ko. Eh. Oras mo. Kasi magbo-board. Pagod na pagod ka eh. Alas 4 hanggang, yun na, hanggang tambalan. After ng tambalan noon, alam mo ba, kinukuha pa ako ni Boss Deo, diretso pa ako sa DZRH noon. Pagod na pagod yung katawan. As Tanghenyo din. Pagod na pagod yung katawan lupa ni Tanghenyo. Actually, nung una, parang iniisip nila, buti na lang, as Diego Bandido ka na ngayon. Oh. Kasi, nung nag-tandem tayo as Tanghenyo, ramdam kong hirap na hirap ka na. Parang feeling ko, yung lower jaw mo, pupupunta na siya sa kanan. Diba? Oh. Pero again, to Aika, gets ko, ako, I still feel the same way with you. Mm-hmm. Ramdam talaga natin yan. But again, it will get better in time. Ayan. So, ang ano, yun lang din naman yun. At saka maganda dito, ang kagandahan dito, madami kang pwedeng literal, hindi lang sa brain mo i-download, yung mga dating episodes, kung nami-miss mo talaga, babalikan mo lang eh. Mm-hmm, tama. Ganyan, balikan mo lang, tapos you know, move forward. And ang isa lang sa maganda din dito, siguro I would say na you will uncover the new Nicole Ayala. Mm. Diba? Yung mga, kasi kami, magkaiba kami mag-isip ni Chris eh. Yes. Chris is Chris, ako iba din naman yung paisip ko. So may mga bato ako na hindi nababato din ni Chris. Mm. May mga, so this is something new. For Nicole. Diba? And eventually, alam mo, gusto kong dumating dun sa time na yon, but of course, we cannot fast forward it, di ba? Wala naman nakakaalam ng future. Yung lahat tayo masasabi natin, kaya pala nangyari. Uh-huh. Parang, it was worth the heartbreak. Mm-hmm. Di ba? Kaya pala, kailangan mangyari yon kasi ganito. Malay natin, maging mayor si Chris. Kaya nga, di ba? Kaya pala nangyari. Kaya pala nangyari yun, para malakas na tayo sa Lukban, Quezon. Diba? Oh. Hindi natin masasabi. Oh, ako, I would attribute it to my heartbreak in the past eh. Ba't ako napunta sa Love Radio? Heartbreak din. Oo, tama. Diba? Mm. So, nung time na yun, hindi ko mag-gets bakit gano'n, nagmamahal lang naman ako. Correct. Diba? Oh. Pero kailangan akong iwan, kailangan pa ako maloko. Ayan. Na not knowing na mag-step out pala ako sa comfort zone ko noon sa bank. Uh-huh. Para maghanap ng ibang field na ibang opisina na magbibigay sa akin ng ano ng bagong feels para maka-move on ako. Yun lang naman ang point ko. Wala naman, hindi naman ako nag-audition para sumikat, hindi naman ako nag-audition para maging DJ. Nag-audition ako kasi gusto ko lang bagong environment para maka-move on ako. At hindi naman pinag-isipan na ipagtagpo kayo ni Chris. Oh, hindi rin, 'di ba? Nangyari lang siya. Nangyari lang ang lahat, 'di ba? So, everything will fall in its proper place in time. Yan. Mahirap lang talagang tanggapin at the moment. Correct. Bago pa eh, fresh pa 'yung sugat eh. Tama, tama. Yes. Oh, it's understandable. But thank you Aika for sharing your story. Thanks Aika. Salamat. O siya, exit na muna kami. Yes. Bye-bye.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.